This song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Sama-sama po tayong manalangin, magnilay at makinig mula sa banal na mensahe ng Panginoon mula sa kanyang mabuting balita. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, maraming salamat Panginoon sa patuloy na habag na ibinibigay mo sa sangkatauhan. Purihin ka at pasalamatan sapagkat ikaw ang isang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Isang Diyos na kailanman ay hindi nagsawang paramdam ang pagmamahal sa amin araw-araw sa pamamagitan din ng iyong mabuting balita. Lumapit tayo sa Diyos na may ababaang loob. Ang sandaling ito'y banal sapagkat ang presensya ng Diyos tayo ninanarag na rito. Muli, Panginoon, ang iyong
lingkod ay humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang. Muli mong linisin ang aking puso at pagkatao. Upang sa ganun, magamit mo lang ako bilang instrumento, daluya ng iyong banal na mensahe. Pagkalubog ko sa akin ang karunungan, babaan ng doob, and not my will but your will be done. Ikaw po ang nais kong maitaas sa Facebook live nito. Ngayon din, Lord, itinadalangin ko makakarinig ng Monday Gospel. Ang buong maghapon ay pinagkaloob mo ay dapat namin pasalamatan. Maraming biyaya, maraming pagsubok, ngunit ang makarinig ng mabuting balita sa iyo ang pinakamahalagang biyaya na maaari mong maipagkaloob sa amin, O Lord. Nawa lang namin hangarin ang spiritual na pagkain mula sa iyo. Ikaw ay mangusap sa bawat isa na kahit online na ang mananganing ginagawa ay maabot na yung tinig ang mensahe na maibinhin sa aming puso, maunawaan sa buhay at ibahagi sa iba. Maraming salamat, Panginoon. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Tuloy kong kumilo sa mga darating pang minuto. Maraming salamat, Panginoon. Padama mo sa amin na kung ano man ang pagsubok at yung tiraanin namin ngayon, magtatagumpay kami sapagkat ikaw ay isang Diyos na nagtagumpay. Patuloy ka lang maghari sa aming buhay upang ang bawat problema na hinaharap namin, pagtatagumpay namin sapagkat kasama ka namin, Panginoon. Ang lahat ng ito'y dalayan ko po sa iyo, Ama, sa pangalan anak, sa Espiritu Santo, sa nga ng Ama at Anak na si Santo. Sama-sama po natin bigyan ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na namin batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin ninyo man. Dahil dito, naniniwala kaming kayo mula sa Diyos.
Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na, nga, na magkakawata-kwata kayo at magkakanya-kanyang lakad kayo. At iiwan niyo ako. Gayun may hindi ako nag-isa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan at pagkipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa pong magandang gabi sa lahat. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting mensahe o banal na mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng social media kamukha po ng Facebook Live. Upang sa ganun, kahit ano po yung ginagawa natin, eh, makapagnilay tayo ng mabuting balita bilang pagkain spiritual po natin. And of course, ang pagbasa po natin ay nagmula kay San Juan chapter 16 verses 29 to 33. Ito po yung parang continuation nung napagtagumpayan ko ang sanlibutan. Amen. Ito po yung time na kinausap ni ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad, no, bago pa lang siyang dagpi, no, o dumaan sa proseso ng pagtuligsa, pagpaparusa, pagpapako, no. So ito yung kanyang mga alagad na talagang naging faithful sa kanya sa pagsunod nung nabubuhay pa siya. Pero yun nga, di ba? Nahulaan, hindi nahulaan, kundi alam talaga ng Panginoong Jesus na darating ang panahon na kapag siya'y nadakip na at talagang, yun na, patungo na siya doon sa kanyang kalbaryo, sa krus, eh, iiwanan siya ng kanyang mga alagad-alag, ng kanyang mga alagad. At syempre, kung iaano natin sa buhay natin, sa ating buhay, no, i-connect natin ng mabuting balita, eh, napakahirap naman talaga na kung sino yung minahal mo, binigyan mo ng oras, eh, pagdating sa problema, eh, iiwanan ka. Di po ba? Mahirap yung gano'n na minsan makikilala mo nga talaga ang tunay mong kaibigan sa panahon ng kagipitan. Amen. Pero sabi nga ng Panginoong Jesus, maganda yung kanyang sinabi sa huling part ng gospel ngayon, Monday gospel. Oh, salamat sa Panginoon. Ngayon po pala May 13, 2024 na. Napakabilis talaga ng panahon, no? And of course, sa buhay po ba natin, ilang beses na po ba tayong sumuko? At ilang beses na tayong nagtagumpay? Meron po tayong naririnig na statement, no, na kahit kailan hindi nagwawagi ang sumusuko. Amen. And ang Panginoong Jesus, nung nagkatawang tao siya, naranasan niya yung mga damdamin natin bilang isang tao. Alam niya yung damdamin ng nagagalit, nalulungkot, natutuwa, nabebetray, nahuhusgahan. Di po ba? Kumbaga, ninamnam ng Panginoong Jesus yung ating mga emosyon bilang isang tao. Kaya naiintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon. Kung ano man yung pagsubok na meron tayo ngayon na unawaan nyo ng Diyos. Ano may mga sakit na nararamdaman ng natin, alam niya ng Diyos. Pero lahat yan, pinagdaanan niya at the end, hindi ba? Namatay siya at muling nabuhay. Kaya Jesus Christ is a victorious God. Isang matagumpay na Diyos ang Panginoong Heso Kristo. At paano niya nakaya yun? Sa kabila ng mga nabubuti na ginawa niya sa kanyang mga alagad, sa mga tao na tinulungan niya, ginawa niya ng himala. E pagdating nung nakapako niya sa krus, di ba? Nawala sila. Nakaya yung lahat ng yun. Dahil iwanan man siya ng lahat, pero hanggat kasama niya ang Diyos Ama, hindi siya nag-iisa. Sa ating buhay din, minsan may time na naramdaman natin na parang gusto na natin sumuko sa mga problema. Yung mga pagkakataon na parang feeling natin nag-iisa na lang tayo. Yung feeling natin na wala nang nakakaunawa sa atin, wala nang nagmamahal sa atin. Yung feeling ng loneliness.
yung pag-iisa, mahirap yun. Amen. Pero kung tutusin, kahit kailan, hindi naman tayo nag-isa. Nandiyan lagi ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kapatawaran. Yun nga lang, iba kasi yung nilalapitan natin o iniisip natin makakatulong sa atin para mahibsan yung ating kalungkutan na nararamdaman sa buhay. Kaya madali tayong maka-feel ng depression, anxiety, ng self-pity, ng mga negative thoughts. Kasi nga, naka-focus yung mind natin na, pag sa ganitong bagay, pag nawala to sa buhay ko, parang namamatay na rin ako. Kapag nawala to sa buhay ko to, kulang na. O talagang parang end of the world na. Amen. Pero ang bawat pagsubok na meron tayo, dapat lahat yan, mapagtatanggumpayan natin sa tulong ng Diyos. Kasi kung sa ating sariling lakas lamang, tayo ditipende, madalas talo tayo, di ba? Eh, ang labanan ngayon dito sa mundo ay ano, yung tinatawag na spiritual warfare. Labanang spiritual. Ang mga kalabang natin ay hindi natin nakikita. At yun ay yung mga gawa ng Diablo. Kaya nga, di ba, battle between good and evil. Pero kailangan natin magtagumpay. Kailangan maging warrior tayo ng Diyos. Ibinigay niya na ang kanyang mga salita. Ibinigay na niya ang Panginoong Jesus. Ibinigay niya na lahat, hindi ba? Kung baga sa sundalo, equipped na tayo eh. Meron na tayong panlaban sa Diablo. Kaya dapat hindi na tayo natatalo. Kailangan na kasi yung kapangyarihan ay nasa atin na. Ipinagkakalog na sa atin ng Diyos yan. Para kung ano may mga problema na lumalapit sa atin, ano may mga tuksa na lumalapit sa atin na magdadala sa atin sa kasalanan, dapat napaglalabanan na natin yun. Amen. Kaya kung pagninilayan natin ang buhay natin ngayon, ano ba yung mga problema o mga tukso na nagdadala sa atin kasalanan na hanggang sa ngayon hindi pa rin tayo magtagumpay. Lagi pa rin tayo nadi-defeat nung pagsubok na yun. Maaring yun ay bisyo. Halimbawa, gusto mo nang mag-quit sa smoking o sa pag-inom ng alak o pagsusugal. Hindi ba? Hindi ka magtagumpay. Patuloy kang lumalaban pero hindi magtagumpay. May kulang. Amen? May mga bagay tayo minsan gusto na nating marating na halimbawa sa career o sa pamilya na nagkakaroon tayo ng disappointment. Hindi ba? May mga battle din sa buhay natin na napagtagumpayan natin. Pero minsan, ang problema sa atin, napagtagumpayan natin yung battle na yun, yung problema na yun, minsan nakakalimot na tayo sa Diyos na magbalik tanaw sa mga bagay na pinagtagumpayan natin dahil sa Kanya. Na minsan dumadating yung time na nafocus tayo doon sa pagsubok na meron tayo ngayon, na akala natin walang ginagawa ang Diyos. Ang buhay talagang kailangan lumaban. Amen? Kasi kung di tayo lalaban, i-defeat talaga tayo ng demonyo. Ang gusto ng demonyo, hindi tayo magtagumpay, maging talunan tayo. Yung para bang wala ng pag-asa sa buhay. Pero di ba nangako ang Panginoong Jesus na tayo bibigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Ang tunay naman na tagumpay dito sa mundo, eh hindi nababase naman niya sa kung gano'ng karami yung pera mo sa banko, na marami kang na-achieve sa buhay ng mga material, o mataas yung pinag-aralan mo, ang dami mong titulo, or hindi yun eh. Hindi yun ang totoong tagumpay na gustong makamtan natin. Ang gusto ng Panginoon, yung tagumpay na pagdating niya sa pamuli niya pagbabalik, mailista o ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Hindi ba? Kumbaga sa ano yun, sa pag-aaral, di ba? Ang tagal nating nag-aaral eh. Yung iba nagsimula pa ng nursery, kinder, elementary, high school, may senior high school pa, may college pa. Di ba? Meron pang iba nagmamaster, nagdo-doctorate. Na feeling natin na pag nandun na tayo sa tuktok, tagumpay na tayo. Pero, di ba, kahit nga ma-reach mo yung pinaka-tuktok, pinaka- the best na sa buhay dito sa mundo, hindi pa rin yun ang tagumpay eh. Hindi pa rin yun. Kasi di ba nga, makamtan mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo, kung kapalit naman nun ay kaluluba mo, baliwala din. Ang tunay na tagumpay na dapat hangarin natin, ay yung
mapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yun ang victory natin. At alam natin, kaya natin gawin yun. Kasi nga, dapat tayong patuloy na tumabi, sumampalataya, magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kung kasama natin ang Panginoong Jesus sa lahat ng battle natin, sino mananalo? Hindi tayo kayang talunin ng Diablo. Kasi ang kasama natin, isang malakas, makapangyarihan, nasa kanya ng lahat. Amen. Kahit ang Diablo, takot sa kanya eh. Kaya dapat tayo, ina-assure tayo ng Panginoon, huwag tayong matakot. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen. Na kahit na minsan yung mga problema natin, paulit-ulit, minsan naman, bigla ang problema hindi mo inaasahan. Hindi ba? Mag-remain tayo sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Sapagkat ang katagumpayan ay nasa Kanya. Pero kung tayo ay lalayo sa Panginoon, lalo na pag nabawa may problema, nakakaramdam tayo ng pag-iisa, ng depression, eh talagang hindi tayo magtatagumpay. Sapagkat nakakulong tayo sa sarili nating kakayanan. Amen. Napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus ang sanlibutan. Kaya, magtiwala tayo na walang pagsubok na meron tayo ngayon na hindi natin pwedeng mapagtagumpayan. Amen. I-full lang natin yung trust natin kay God. Kasi, yung pagtitiwala na dyan, yung nag-uugat yung pag-ibig natin sa Panginoon. At kung sakali man, dumating ang time na ginagawa na natin the best natin, nabibigo pa rin tayo, yung pagkabigo na yun, pwede yung gamitin para lalo tayong lumaban. Di ba sabi nga, kapag nadadapa tayo, kailangan natin tumayo. Hindi yung pag nadapa tayo, doon na lang tayo, hihinto na lang tayo. Hindi ganun, umaandar ang buhay. Habang nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Tsaka lahat tayo, meron tayong dapat na tinatahak, pinaka-goal. Ano yun, yung buhay na walang hanggan. Kaya kung susuko tayo sa buhay na ito, talagang tayo ang talo. Bubugbugin talaga tayo ng Diablo. Walang awa. May nang gusto ng Diablo, tayo mapunta sa impyerno. Amen. Pero, ito na nga ang mabuting balita ngayon sa mismong bibig ng Panginoong Jesus na pagtagumpayan niya ang sanlibutan. Siya'y anak ng Diyos, nagkatawang tao, naunawaan niya, inunawa niya, ninamnam niya yung ating mga kahinaan na pwede nating maging kalakasan. Amen. Sa buhay natin, titingnan din natin saan ba tayo mahina, doon tayo magpalakas, doon tayo para magtagumpay. Yung mga bagay na kaya na natin, nagtatagumpay na tayo, okay na yun. Yung mga bagay natin na alam natin na mahina tayo, parang gusto natin sumuko, doon tayo magpalakas at magpatulong sa Diyos. Amen. Ang pagtatagumpay, ang tunay na katagumpayan ng isang tao ay wala sa sanlibutan. Hindi yung nakoronahan ka bilang Miss Universe o naging presidente ka ng isang bansa. Hindi. Napakabuti ng Diyos, no? Hindi siya doon nakatingin na sasabihin niya, ay, minsan di ba sinasabi natin sa sarili natin, ay, hindi na natin sa kapwa natin, no, na, ay, ang ano naman niya, ang successful niya sa buhay, punong-puno siya ng tagumpay, lagi nila siya nananalo sa paligsahan. Well, hindi naman masama yun eh, kung nag-strive tayo sa mga ganung bagay, di ba? Pero mas mahirap yung natatapunan, yung tunay na tagumpay na gustong makita sa atin ng Diyos. Yung makapasok ang Diyos sa puso natin, yung magbalik loob tayo sa Panginoon, yung mahalin natin ng Diyos ng higit sa lahat. Yung paglingkuran natin ng Panginoon, yun ang tunay na tagumpay ng buhay. Kaya magnilay tayo sa buhay natin, tagumpay na ba talaga tayo sa buhay natin ngayon? Amen? Maaring tagumpay tayo sa karir natin, tagumpay tayo sa pamilya natin, pero hindi pa yun. Ang pinaka-tagumpay na gustong iparanas sa atin ng Panginoon. Amen? Sapagkat lahat ng mga tagumpay na mararanasan natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Kaya sabihin mo pang nakuha mo pa lahat ng medal, ikaw pa lagi yung laging first honor sa eskwelahan nyo, yung parang lagi kang nasa top. Itatanong din natin sa sarili natin,
yun na ba talaga ang totoong tagumpay? O baka mamaya yung mga tagumpay na yun, eh yun lang ay parang kinang na ipinang-aakit ng Diablo para makalimutan natin yung totoong dapat tinatrabaho natin sa buhay natin everyday. Na naisip ba natin na teka nga muna, ano pa bang kulang sa buhay ko? Amen. Hanggang si Kristo ay wala sa puso natin, hanggat hindi natin iniibig ng buong Panginoon, hindi tayo nagtatagumpay sa ating buhay. Amen. Yung ipinagninilay sa atin ng mabuting balita na kaya natin lahat, kahit anong uri ng pagsubok sa buhay, basta dikit tayo, dumidikit tayo sa Diyos. Kamukha ni Kristo, di ba? Wala siyang ginawa, kundi sundin ang kalooban ng Diyos Ama, na kahit iwan siya ng kanyang mga alagad sa panahon na siya, di ba, nasa panahon ng pagsubok, nag-extreme si Jesus Christ. Hindi niya sinabi sa Diyos Ama na ayoko na, no? Itong mga binigay mong alaga sa akin, iniwan ko, baka walang kwenta to. Hindi ganun eh. Di ba? Pakabuti ng Panginoon. Dahil alam niya na ang Ama ay suma sa kanya at siya ay suma sa Ama. Kaya sana, sa buhay natin ngayon, yung mga pinagdadaanan nating difficulties, alam natin na hanggat si Jesus nandito, ba't ako matatakot? Amen. Magtatagumpay ako. Kasi nandiyan ang Panginoon. Kahit sabi mo pang may sakit ka na ngayon, sa palagay natin, wala nang ano yan, lunas yan. Eh ano ngayon? Kung nabuhay naman tayo na nasa Panginoon tayo, eh mamatay man tayo, eh hindi naman yun ang wakas ng buhay natin. Yung pala yung simula ng tagumpay na kung tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, matatanggap natin ang buhay na walang hanggan. At yun ang totoong tagumpay. Na sana tayong mga tao, lagi natin hinahangad araw-araw yung tagumpay na yan. Amen. Na hindi naman pinagkakait ng Diyos. Lahat tayo gustong bigyan ng Diyos ng medal sa na makapasok sa langit. Kaya lang, ayun nga, natatalo tayo ng mga medal dito sa sanlibutan. Yung mga panukso ng Diablo sa atin bilang taong likas na makasalanan. Pero maraming salamat sa Diyos. Muling pinagninilay sa atin ng Panginoon, ibinibinhi sa ating puso na huwag tayong malungkot kung limbawa kapos ka sa buhay, ano man ang sakit mo ngayon, may tagumpay na dapat nating mas hangarin sapagkat ang lahat dito sa bagay ay pansamantala lamang. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Salamat Panginoon muli sa pagpapaalala mo sa amin na napagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Ano man ang mga pagsubok na hinaharap namin ngayon sa buhay, Panginoon, lagay mo po sa isipan namin, sa espiritu namin, na papagtatagumpayan namin ito hanggat hindi kami lumalayo sa iyo, hanggat hindi ka namin iniwan, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na laging kumapit sa iyo at huwag nang mawalay pa upang sa bawat tukso na nagdadala sa amin sa kasalanan, ay mapagtagumpayan namin sa tulong mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulo sa tukso at aliyan mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, and to God be the glory.